Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay atin pong ginugunita si San Ezekiel Moreno, isang pari. At upang tayo maging marapat na makasalo sa ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan na taminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa't langit. Pinamahala mo si Ezekiel Moreno sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang ituturo niya sa pagsalita at masundan namin ang pinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga. Ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito?
Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko na sambayanan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasaluulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil sila na itinuturing niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ang kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tignan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, sapagkat sila ay isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha. Natanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan ko gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya.
Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat ang mga iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo na iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa atin pong pangili ngayong pong Lunes na ito, sa kapistahan ni San Ezequiel Moreno, meron po akong katanungan po sa inyong lahat sa atin pong panimula ng atin pong pagninilay. Naranasan mo na bang mawalan? Naranasan niyo na pong mawalan? At ano po ang pakiramdam ng nawalan? Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kinabukasan, nawalan ka ng tiwala. Hindi ba kapag nawalan ka, ay napakasakit, ayaw mo nang maulit. At kapag ikay nawalan, nandoon palagi ang takot. Mga kapatid, bilang tao, bilang mananampalataya, ang palaging gusto palagi natin ay assurance, security. Gusto natin sigurado tayo. Gusto natin hindi tayo nawawalan. Gusto natin hindi tayo nauubusan. Kaya tuloy mga kapatid, sa mabuting balita natin na ito, nung tinanong nung binatang mayaman, "Guro, paano ko po makukuha ang buhay na walang hanggan?" Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, "Sundin mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang magsisinungaling." Ang sabi ng binatang ito, "Nagawa ko na pong lahat ng iyan." Pero nung nagtanong muli si Jesus ng panibagong hamon, "Pues, kung nagawa mo ng lahat ng iyan, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin." Nahirapan ang binatang mayamang ito sapagkat siya ay lubhang mayaman. Mga kapatid, hindi ba kapag kapo nasa atin ang lahat, napakalakas ng loob natin. Kapag nasa atin ang lahat, palagi tayo nagtataya. Minsan, nagiging sobrang yabang natin. Pero kapag ka ikay walang wala, mayroong kapakayabang mukhang ihaharap para sabihin mong, "Nagawa ko ng lahat ng iyan, kinaya ko ng lahat ng iyan." Pero mga kapatid, sa kabila ng pagiging wala natin, sino ang nagbibigay sa atin ng halaga para sabihin nating tayo ay may halaga sa harap ng Diyos? Mga kapatid, hindi po ang kayamanan ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Hindi po ang kapangyarihan ang nagbibigay sa atin ng saysay bilang tao. Ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, saysay at kadahilan ng mabuhay at tunay na halaga ng pagkatao natin, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya po nung panahong walang wala ka, hindi ka talaga nawalan. Nariyan ang Diyos para sabihin natin at sabihin sa atin na may halaga tayo. Kaya mga kapatid, kung kayo po, tatanungin ko po, kaya nyo bang iwanan ang lahat para sa Diyos? Kaya nyo pong iwan ang lahat para sa Diyos? Kaya nyo isuko ang lahat para sa Diyos? Kung tatanungin kayo ng Diyos sa mga oras na ito, kaya nyo bang iwanan ang iyong kayamanan, ang iyong trabaho at pinagkakabalahan para sa Kanya? Para sa Jesus Nazareno? Kung hindi mo kaya, umalis ka na sa simbahang ito. Dahil mga kapatid, kung kaya mong unahin ang Diyos, kaya mong pahalagahan ng lahat,
Pero kung hindi mo kayang unahin ng Diyos sa iyong buhay at uunahin mo ang layaw ng daigdig, ang binibigin ng mundo, hindi mo kailanman kayang pahalagahan ng Diyos sa inyong buhay. Ito po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balita. Ang tao ay walang wala at ang nagbibigay ng halaga't saysay sa atin ay ang Diyos na lumikha sa atin. Ganyan mga kapatid ang tinuro sa buhay ng santong si San Ezequiel Moreno. Isa po siyang banyaga na misyonero, Agustinian Recollect, nagmisyon sa Pilipinas, na ordinahang pari dito sa Maynila. Naging kura paroko ng Las Piñas at sabi sa amin po sa Bulacan, sa Marilao. Pwede naman siyang manatili na dito, settled na siya. Pwede naman siyang nasa Europa na lang, mas maganda ang buhay doon. Pero bakit matapos ang 15 taon ay nagmisyon pa siya sa Central America? Dahil mga kapatid, hindi niya nakita ang kahalagahan ng lugar para sa layaw, para sa binibigay ng mundo. Ang kanyang nakita ay ang kahalagahan ng Diyos upang ipalaganap si Kristo Jesus sa mga taong nangangailangan at sa kanyang misyon. Mga kapatid, tayo din pong lahat tinatawagan sa pang-araw-araw nating buhay. Sino ba talaga ang mahalaga? Ang binibigay ng mundo? O ang Diyos na palaging suma sa iyo? Mahalaga ang mundo, pero piliin natin ang Diyos dahil mas mahalaga siya sa mundong ito na kanyang nilikha. Mas mahalaga ang manlilikha, mas mahalaga ang lubhang dakila. Ito yung Diyos na palaging nagpapala. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, tawa tayong lahat, makita natin na ang tunay na halaga ng Diyos sa ating buhay. Nakita nawa natin ang pagpapahalaga ni Kristo na ating patubay. Makita nawa nating lahat mga kapatid, ang Diyos na palaging gumagabay at nagbibigay ng ningning sa ating pagkatao. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ating tutugon, Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan, manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad, manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin
para sa banal na misang ito. Ama naming Diyos, biyaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Ezequiel Moreno ay pinararangalan sa paumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapaghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron at si San Ezequiel Moreno na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ko.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago maliit sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ako ka pa man isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay kinagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kabigatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may inibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezequiel Moreno ng iyong paglingap at namaasahan sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.